Unang 1, Chapter 2, Verse 18. Mga anak, malapit na ang huling araw. Tulad ng narinig nyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam natin malapit na ang mga huling araw. Ikalawang Timoteo, Chapter 3, Verse 1. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Mateo chapter 24 verse 5. Sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang maililigaw. Mateo chapter 24 verse 24. Sapagkat lilitaw ang ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala at kababalagan upang malinlang kung maaari pati ang pinili ng Diyos. Ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 3. Huwag kayong padaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang taong itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 4. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang kanyang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanggal ang sarili bilang Diyos. Unang 1, Chapter 4, Verse 3. Ngunit ang hindi kumilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating ang Antikristo. At narito na nga sa mundo. Ikalawang 1, Chapter 1, Verse 7. Mahalaga ito. Dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila ang mga manlilinlang at Antikristo. Kaya mga kapatid, lagi po tayong magbasa ng Biblia. At lagi po nating unawain kung ano ang mga nilalaman nito. Dahil hindi po natin alam, baka po tayo po ay nasa maling church na. Baka po tayo po ay nasa church na ng Antikristo. Kaya napakahalaga po na maging aware tayo sa ating pong church na sinisimbahan at gayon din po ang ating mga sarili. Lagi po nating suriin kung ito ba ay tama o mali na.